So, guys, ito na. Naitahi ko na yung sa gitna. Ayan. Ito yung crochet na ginawa ko. And, ayan, nakatahi na din siya. So, ngayon, tatahiin ko na siya dito sa gilid. Hey, guys, so, ito na yung plastic na na-draft natin doon sa sleeve ng blouse ng anak ko. So, itadraft lang natin itong pattern na to dito sa isang piece of paper. Pinupin ko lang po sa gitna yung bond paper o yung pattern paper, drafting paper. So, ito lang po yung available sa akin, kaya bond paper na lang. So, ayan, pinupin ko lang siya sa gitna. And then, ito naman, iano ko dyan. Ito ay about half inch. So, dito, lalagyan ko na siya ng adjustment. Para pagkupit, meron na tayong adjustment. So, babakatin lang po natin itong pattern. So, ito na po. Nakat na po natin yung pattern at the same time nilagyan natin sa tela. So, ito, pinasobrahan ko po lang ito. Pero, puputulin po natin ito dito sa pinaka-ano niyang yan. Ayan. Yan po ang ating susundan. Ikakat lang po natin yan. Ayan. Pinasobrahan ko lang po kasi para makita nyo kung ano. So, ayan na yung adjustment niya. Ito na yung pinaka exact size ng sleeve. So, ikakat lang po natin. So, ito na po yung nakat natin yung sleeve. Ayan, medyo malapad po siya, pero kasi ikakrumple natin yan dyan. And then, don't forget, ito kasi mga sides, magtatastas siya. So, much better na liabi natin siya ng lighter or ng sa apoy. Dadarangin lang natin ng kaunti dito sa mga dulo kasi pag-ano siya, magtatastas during ng pananahi. So, to secure lang, lalagyan po natin siya dyan na liliabi natin siya gamit ang lighter. So, ito na po yung sleeve and then ito yung ribbon. Ayan. Nilagyan ko lang ng marka yung pinaka-gitna. Tapos, ito, naggupit na lang ako ng ribbon. So, mapapansin nyo, yung dulo, ayan, nadarang ko na yan sa lighter, sa apoy. Para lang ma-secure na hindi siya magtatastas. Lang hindi po siya magtastas. Ayan. So, ayan. So, ito ay 7 pieces po. So, ayan ang sukat niya. So, ang sukat niya po ay ayan, ganyan. So, ayan. Ribbon na lang yung ginamit ko para mas mabilis, mas madali. Gold po yung ginamit ko na ribbon. And then, after nyan, tatahiin na lang po natin yan. Guys,
guys, welcome back to my channel. So, eto na po, natapos ko nang tahiin itong mga gilid ng ribbons. So, ayan po siya. Nilagyan ko na ng masking tape para alam po kung alin yung left and alin yung right. Ayan. So, gagawa pa po ako ng isa pang ganito, ng lining, para naman matakpan itong nasa likod. Ang pangit naman pagka natapos natin may mga ganyan. So, lalagyan pa natin siya ng isang lining para matakpan to. Ayan. Ayan po. So, nalaid ko na po. Ayan, kita nyo. Ito magiging effect pag hindi nyo na-burn yung dulo. Ayan. So, importante talaga na pagka sa team, i-burn natin yung dulo. Yung sinasabi ko sa inyo nung nakakaraan. Okay. Ito na yung pinaka-lining ng ating sleeve. So, nakat ko na siya. So, gagawin ko na lang. Ay, diliadin ko na lang ito sa lighter. Wait lang. Natapos na natin. So, ito na po yung pinaka long sleeve. So, ito yung pinaka nung ating sleeve. Pinaka book. And then, ito ang yung pang long sleeve. So, this is 7 inches by 9 inches. So, yung haba niya is 7 and then yung length niya is 9 inches. So, i-stretch lang natin yan dyan sa magkabilang dulo. And then, after nyan, papatong naman natin yung pinaka-lining sa ibabaw. So, ipipin muna natin yan sa magkabilang dulo. Yan. I-stretch natin yung tool. Pin lang muna natin yung magkabilang dulo. And then, yung sa ibabaw yung pinaka-lining niya. Ito na po. After natin umpisan tayin, idadagdag naman po natin yung garter. So, yung garter po ay 7 inch din po siya. So, para pang hinila hanggang dulo na. So, ganyan lang po. Tatayin din po natin yan. So, ito na po yung ano niya, nung natapos natin siyang tayin. So, ayan. Ganyan po kalalabasan yan. And then, tinahi ko na dito sa pinaka-taas para makita niyo yung pagiging puff ng sleeve. So, ayan, diba? So, malinis yung pagkakatahi. Ayan. Mamaya, yan natin muna yung same. Ayan. Kung mapapansin nyo, medyo sobobra yung lining sa taas. Kasi kung nakikita doon sa pinaka-baba yung pinaka-lining. So, kaya iniangat-angat ko ng kaunti. Kaya yan, labas na doon sa pinaka-taas doon. Pero okay lang naman yan kasi yan yung itakabit natin sa bodies. So, ayan. Kinuha ko lang yung gitna and then tatahin na natin siya.
para magkaroon ng puff yung sleeve. Simulan muna natin sa gitna para sa ganun. Pantay magkabila. So, ayan. Magmula doon sa gitna hanggang doon sa ikalawang ribbon. So, sa magkabila. At hanggang doon lang natin sila tatahiin. Ayan. So, bali tatlong ribbon ng gold yung matatahiin natin para lang magkaroon ng sleeve. So, ayan. Hanggang doon lang kasi hanggang doon lang yung exact size ng ating. Tatanda nyo kanina nung gumagawa tayo ng pattern, nagdagdag tayo ng half inch. So, ito na yun. Ayan, kukunin lang natin yung original size niya. So, ayan na yun. Natin na ganito magkabila. So, bali tatlong ribbon na gold ang ating masasakop ng tahi. Ayan, natin yan. Ilalak na natin yun dyan siya. And then, sa kabila ng o, diba? Ito na, meron na tayong puff sleeve. So, ito na po yung pinaka-final outcome ng ating puff sleeve.